Morning guys, ito po yung inyong likod, nagbabalik ang mekanikong chef. At wala guys, mag-ELS sana ako, kaso lang nangyari yung computer ko nag-hang, so parang na-virus yata. So ginawa ko na reset po yun dahil nirap-nirap ako kanina, sumakit ang ulo ko. But anyway guys, never mind. So itong video na to guys, napaka-importante ho. Okay, sa anyone na manonood nito, lalong-lalo na sa mga may-ari ng sasakyan sa Pilipinas na hindi regular na mini-maintain ng kasa o main dealer. And yung sa may mga sasakyan na medyo may kaedara na, napaka-importante itong sasabihin ko sa inyo. At bilang akong mekaniko, 25 years na po ako mekaniko. Iba't ibang brand na po ang ginagawa kong sasakyan. 8 years ako sa Toyota, 6 years ako sa Honda, Toyota Lexus yan, nagawa ko yan, tapos yung Honda 6 ako, tapos minsan sa Volkswagen pa ba, Renault, Prince Car, tsaka, excuse me, medyo tatangkasuhin ako guys, ganyan yung boses ko. Peugeot. Yan, yung mga friends ka. So, ginawa ko, tumagal po ako dyan. At na-experience ko na rin yung gawin sa akin na yan. Na ngayon, nandito ko sa mga service events. Ang pag-usapin natin ngayon guys, is yung how brake fluid it's so important in a car or in a vehicle. Okay guys. Ang term, ang brake fluid po, yun po yung obviously, yun yung nagpo-push ng piston para mag-preno sa sasakyan. So, yung brake fluid po, napaka-importante yan sa part ng braking system ng sasakyan. No? Ang brake fluid po is, ang characteristic ng brake fluid is nag-a-absorb ng moisture. So, ang technical term ng brake fluid na nag-absorb ng moisture is hygroscopic. Yan yung characteristic at ang definition ng, kasi yung brake fluid guys, nag-create ng moisture yan. So, pag yung brake fluid nag-create ng moisture, na-contaminate ang brake fluid, so hindi siya solid na brake fluid. Kaya sa Pilipinas, maraming aksidente na yung preno ko, ganun, loose. Ganun. Kung napapansin nyo, yung jeep sa atin, pansin nyo yung kung naumupo kayo sa unahan ng jeep. Bomba sila ng bomba, kasi nga less effective yung preno nila. Kaya bomba sila ng bomba, hanggang hindi pa bumito yung sakyan kasi sa 5 times mo yung preno na i-bomba, doon pa siya mag-stop. Doon pa siya magre-react yung brake fluid. Kasi may difference siya. So, ang problema guys, hindi sa atin nami-maintain ng kasa. Sa kasa kasi automatic yun eh. Sa Japanese car is every 3 years. Ngayon, ang European cars, every 2 years nagpapalit ng brake fluid. Yun ang standard specification ng every manufacturing. Iba-iba kasi ang standard ng manufacturing eh. Ng specification nila sa brake fluid, recommendation nila palitan. So, sa amin guys, ito. Bagong kalaman sa inyo, ituturusin nyo yung sikreto ng yung brake fluid. Ito yung brake fluid ng ginagamit ng namin sa Mercedes, no? Guys, kung napapansin nyo ito, no? DOT4 plus yan. Yan yung ito yung identity lang ng sa amin to. So ito guys, napaka-importante. Alam niyo ba yan ang ibig sabihin ng DOT? Yan po is Department of Transportation. Sila po ang nagre-regulate ng brake ng fluid ay gagamitin sa sasakyan. Tsaka yung 4 po, yan po yung code kung ano yung boiling point, kung ano yung
boiling point ng ano, yung peak ng boiling point ng brake fluid na ginamit. Kaya napapansin noon, nagbabago-bago. Dati DO3, DOT3, DOT2, 1, 2. So, kasi every years, guys, dinidevelop ng ano yan, yung Department of Transportation of America ang nag-regulate ng brake fluid. So, sila ang ano, sila ang responsible sa brake fluid na nag-develop. Kung ang sasakyan is katulad ng F1, pang karera, pang sports, iba rin yung DOT niya, DOT niya, mga ano yan, mga 6, 5 and 6, kasi napaka high yung ano ng boiling point nila, kasi di ba paano preno ka, di, kasi kailangan malakas yung preno niya, kasi ano nga, high speed yung sakyan, so kailangan dyan mataas ang high ng ano, ang boiling point ng ano, brake fluid yan guys. Napaka-importante yan, kaya advice ko po sa inyo, lalo na sa Pilipinas na hindi nga nami-maintain ng kasa, may sarili lang sasakyan. Pag guys, pag less effective na yung brake nyo, no, make sure na nagpapalit kayo every 3 years. Lalo na sa atin, napakainit sa traffic, no, sa traffic. Nagki-create ng moisture yan, guys. Ang sasakyan, kahit hindi mo gamitin, masisira. Hindi mo gamitin, masisira din. Ganun yan eh. Ang sasakyan dapat regular na maintain. Lalong-lalo yung brake fluid, guys. Kasi, ang cost ng less effective braking is, ano, yun nga, ma-accidente ka. Yun ang cost. Tapos, lalong-lalo na kasama mo pamilya mo. Guys, safety ang pinag-usapan natin dito, guys, ng sasakyan. No? Ngayon, pag may load yung sasakyan mo, may load na, for example, van, o kotse, minsan, sa atin, sumasakay ng 10 yung kotse, di ba? 6, 7, ganyan. Kasi sa atin, walang load, walang limit eh. Walang law pa. Ewan ko ngayon, may law na yata. Yeah, di ba? Kung ano lang capacity ng sakyan, dapat yun lang kasi. Yun lang ang braking force na kaya ng sakyan. Kasi pag may load ka, guys, may load yung kotse mo, pag nagpreno ka, yung preno mo daw, pansin nyo, nagaganon, mag-move forward pa. Ngayon, kung may weights kayo o may load yung sasakyan nyo, ang momentum niya, idadrag pa kayo forward. So, pag less effective ng coach nyo, di ba? Pag less effective ng coach nyo, yung preno mo, tutulak ka pa rin tutulak ka pa rin ng weights niya, ng loads niya, ang coach mo. Kasi nga, less effective yung preno mo eh. Kasi nga, dahil sa brake fluid, hindi napapalitan regularly. So guys, napaka-importante po yan. Naging tanda, lalo lang sa Pilipinas na less maintain ang sasakyan. Okay? Kasi sa atin, tumatakbo, umihinto, okay lang yan. Napaka-importante yan. Yung sa makina naman po, kailangan yung, sa makina hindi naman problema eh. Kasi pag tumigil ka, tiri ka lang, di ba? Pero, umihinto ang sasakyan mo dahil maintain ang brake fluid mo. Di ba? O, guys, napaka-importante po yan. Yan ang tandaan nyo po sa sasakyan. Importante po. Kasi, ang brake fluid, hindi mo makikita, di ba? Ngayon, makikita mo lang puno yung brake fluid tank ko o reservoir. Okay, yan, puno. Tapos, yung preno mo, yung pads mo, o drums mo, makikita mo, okay pa, makapal pa. Yes. Kasi yan, visible. Makikita mo yun. Okay yun. Pero, ito, brake fluid guys, hindi nyo nakikita kung ano ang reaction niyan sa loob. Ngayon, pag ang brake fluid guys, makikita nyo sa reservoir, hindi siya colored yellowish gold. Yun. Pag yellowish gold, yan yung bagong-bagong fresh na brake fluid. No? Ngayon, pag nakita nyo yung reservoir nyo, is kulay greenish o parang lumot yun o blackish na blackish na siya, guys, I'll advise you drain it, like bleed, kailangan i-bleed niyo yung braking system. Ang gagawin nyo pag nag-break kayo ng braking system,
You have to open one by one in each cylinder ng preno. Apat yun, apat. Apat yun. Ngayon, ang gagawin nyo, kung sa mga taong hindi namimaintain, no? Hindi namimaintain ito, guys, napakadali lang i-bleed ang sasakyan. Importante, meron kayong spare na brake fluid, at least naman is 1 liter, no? 1 liter. Ngayon, ang gagawin nyo, kung hindi nyo matatanggal, wala kayong jack stand, gawin nyo lang ng jack, or matatanggal nyo yung gulong, meron kayong jack stand, di ba? Papatog nyo, tanggal yung gulong. Pag nakita nyo yung nipple ng drum brakes or kaya yung caliper, meron makita nyo, guys, may rubber yun, may rubber. Hindi ko lang maano, guys, hindi, ano ko na yun. Pero kung meron kayong ano, comment, suggestion, sabihin nyo lang sa akin, dahil i-comment nyo lang, ay sasagutin ko sa inyo. Yun, ito no. Yung brake caliper sa anahan. Minsan ngayon bagong sasakyan, caliper na rin sa likod. Pero sa Pilipinas, puro drum pa rin eh. Hindi lang ko sure, no. Pero, pag nakita nyo yung nipple sa every cylinder o every brake system, yung oh, brake system, doon kayo magbibleed, guys. Ang gawin nyo, either size 10 yan o size 8. Makikita nyo naman yan. Kikita nyo yung pag nakita nyo yung preno. Ngayon, ang gagawin nyo, kung hindi nyo kayang magbayad ng mekaniko, hindi ko alam kung magkano yung labor rate sa atin. Hindi ko alam. Pero sa amin po dito sa UK, napakamahal po ng breaking ng ano ng labor. So per hour po ang ano niyan. So sa amin po is 1.5 hours. Siguro mga 30 minutes, 45 minutes ang ano ibabayad mo sa per hour na labor. Ayun. Gawin nyo, pag hindi nyo kayang magbayad ng ano, ng sa kasa o sa pa-repair sa labas, gawin nyo, mayroong taong uupo, obviously sa Marabela, apakan yung preno, okay, guys? Pero ito nga, apak ng preno, bomba 5 times, tapos yung nipple dun sa baba ng caliper nyo o drum nyo, dapat naka-ready na yung ano nyo. Meron kayong lagayan ng bote o ng yung siyempre yung dumi niya ipunin niyo, siyempre hindi niyo pwedeng itapon lang sa ano yan, sa ano, sa semento. Pero madali lang linisin yung tubig lang, guys, malinis siya, madidissolve ang brake fluid ng water. Ayun, mas madali siya ang linisin. Pero siyempre mas maganda magbutas kayo ng ano, magbutas kayo ng cook plastic na cook, tapos putasan niyo sa yung takip niya, yung lid niya, butasan nyo, tapos meron kayong ng pipes or hose na nasakto lang kalakihan dun sa nipple ng inyong ano, inyong brake, nipple ng inyong brake caliper o brake wheel cylinder, yun ang tawag doon, guys. Gawin nyo, 5 times na bomba sa tao nakaupo sa manubela. Then, pag sinabi niyang pag sinabi mong hold, dapat hold, press down. Press hold niya yung preno, as in firme. Siyempre, pag binuksan mo doon, yung pressure, yung pedal na brakes is magpo-push down. Kasi, press hard, you have to press hard. You have to compress the, ano eh, the fluid to para yung fluid mag-come out doon. Kasi, in-open mo na yung, ano, in-open mo na yung, in-open mo na yung, ano, ang nipples yan. Tapos, ganun din. Gawin nyo, guys, yun. Yun ang gawin nyo every preno. 5 times, then press and hard, press hold. Yan. Tapos, open yung nipples. Then, pag kinlose nyo, nasabi nyo dun sa nakaupo, okay, release mo na. Release mo na. I-release na niya yung foot niya sa preno. Then, naka-close. Pero naka-close na yan before niya i-release. Then, do it that 3 times in each cylinder or in each braking. Okay, it's caliper, which is brake. Tapos, tignan nyo yung reserva nyo. Laging nakatap, dapat top up. Huwag nyong hayaan na matuyo dun sa reserva. Kailangan top up. Siyempre, papasok ang air dun. Magkakaproblema ulit. Ibi-bleed mo ulit. Matagal na process na naman yun. So, kailangan, lagi nyong bawat
sa lender, tingnan nyo, pag hindi kayo satisfied, tapapan nyo, top up. Then, gawin na naman sa kabila, 3 times in each cylinder o each spray, no? Yun po. Guys, napaka-importante po magpalit regularly ng preno. Para yung preno nyo is very effective. Parang kumbaga eh, isang apak lang kagat na. Yun na yun. Diba? Guys. Guys, okay. Guys, tatapusin ko na to 15 minutes. Pero guys, napaka-importante po itong aking video. Tandaan nyo po lagi, laging importante po ang preno sa sasakyan. Dahil yan po ay ating safety sa ating pamilya. Dahil po siya po ang nagpapahinto ng sakyan. Huwag walang brake fluid, tsaka walang preno, guys. Napaka-importante. Tsaka syempre yung gulong, of course. Pero yung gulong naman is visible. Di ba? Yung gulong kasi, pwede mo siyang, makita mo siya. Oh, kalbo na. Pudpud na. Palitan ko na. Di ba? Pero yung preno, guys, napakahirap i-distinguish yan kung yan, ano. Pag hindi nyo alam ang sistema ng braking system. Kaya pag less effective na yung preno nyo, guys, recommended ko sa inyo, tingnan nyo kung regularly ba na change nyo ang brake fluid nyo. Okay, guys? Safety concern lang po ako, guys, kasi lahat-lahat tayo may pamilya. Lalo na sa may mga sasakyan at lagi bumabiyahe. So, kailangan po safety everyday para lagi tayong, ano, lagi tayong handa sa mga disgrasya. Guys, i-end ko na itong video nito. Ako po yung nagagalak ulit sa panunod nyo at nagsayang ng oras sa panunod ng video nito, guys. I-share nyo po ito, please. Napaka-importante po ito, guys. Napaliwanag sa mga may sasakyan at ang preno po, yan po lang talaga ang concern ko dahil naalala ko lang po dahil ako po, wala na po father, mother, namatay na po nila in early days. So, matay mga 5 years, 7 years na yung tatay ko, 5 years yung mother ko. Kaya, na-miss ko sila. Kaya, sabi nga ng tatay ko, pagkasama mo yung pamilya mo, lagi kang, ano, lagi kang safe driving. Pero paano ka maging safe driving kung yung braking system mo is less effective? Okay? Yun lang, guys. Concern na concern po ako sa mga sasakyan. Lalo na bumabiyahe with the family. Okay? Kaya pakishare po ito. Napaka-importante po. Kaya yun, guys. Maraming salamat ulit sa panonood nyo. Ito po yung inyong mekanikong chef na nagsasabing always safe kayo, guys, and God bless. Maraming salamat po sa pagkasama sa akin sa gabing ito. Kasi mag-ano na, guys, 12:30 na midnight. So, may pasok pa bukas kasi nainis lang ako doon sa LS ko sana. So, ginawa ko na itong video ito dahil concern po ako sa mga taong bumabiyahe na may pamilya. Yun lang po, guys. Maraming po salamat. At ako po yung nagagalak na nakasama ko kayo ulit. Maraming salamat po, guys. God bless all. Thank you and goodbye.